BRP Andres Bonifacio, PS-17, one of the most capable offshore patrol boats of the Philippine Navy, PN, on Thursday joined Indian, Japanese and U.S. naval vessels while transiting to Changi, Singapore, where the second phase of the ASEAN Plus Defense Ministers Meeting exercise on Maritime Security Field Training, ADMM-Plus MARSEC FTX 2019 will end on May 14. The first phase of the maneuver was held in Busan, South Korea, from April 29 to May 2. BRP Andres Bonifacio, PS-17, joined in a quadrilateral cruise along with Japan Maritime Self-Defense Forces, JS Izumo, DDH-183, and JS Murasame, DD-101, Indian Navy vessels, INGS Kolkata, D-63, and Shakti, A-57, and the United States Pacific Fleet ship, USS William P. Lawrence, DDG-110. Public Task Force Officer 80.6 Public Affairs Group Lieutenant Maria Christina A. Roxas said in a statement, "This joint transit exercise aims to deepen partnerships and foster mutual understanding between participating navies. During a week-long transit, the ship conducted a series of exercises and social interactions. This will transit through the West Philippine Sea, where the implementation of freedom of safe navigation is implemented to support a rule-based international system that benefits all countries. Also, this naval activity validates friendships, partnerships, and cooperative involvement for decades that have long been intertwined and observed between the Philippines, the US, Japan, and India. Group shipping shows the active participation of the Philippine Navy because it strengthens its relations with allies and partners in the Asia-Pacific region. This gave us another opportunity to learn from an agreed Navy, commander of Task Group 80.6 and head of the PN headed for the ADMM-Plus delegation," Captain Roy Vincent Trinidad said. Meanwhile, BRP Commander Andres Bonifacio, Captain Jerry Y. Garrido said the activity highlighted PN's commitment to maintaining peace in the region. Also, USS Captain William P. Lawrence, Commander Andrew J. Klug said, "Professional engagement with our allies, partners and friends in this region allows us to build strong relationships, and learn from each other." In an official statement from the Indian Navy, the group's voyage aims to enhance maritime cooperation, synergy of sea involvement, share best practices, and standardize operating procedures. On the other hand, the commander of the Japanese Self-Defense Forces Escort Flotilla, Division 1, Rear Admiral Hiroshi Agawa said he was proud that JMSDF had participated in this historic activity. "I look forward to further involvement with our partners in the region," said the Japanese Navy official.
Ang BRP Andres Bonifacio, PS-17, isa sa mga pinakakakayahang offshore patrol boats ng Philippine Navy, PN, ay sumali noong Huwebes ay sumasakop sa mga sasakyang pandagat ng India, Hapon at US habang lumilipat sa Changi, Singapore, kung saan ang ikalawang bahagi ng ASEAN-Plus meeting ng ministro ng pagtatanggol sa exercise sa Maritime Security Field Training, ADMM-Plus MARSEC FTX, 2019 na ay magtatapos sa 14 ng Mayo. Ang unang yugto ng maniobra ay ginanap sa Busan, Korea mula 29 ng Abril hanggang 2 ng Mayo. Ang BRP Andres Bonifacio, PS-17, ay sumali sa isang may 4 na cruise kasama ang Japan Maritime Self-Defense Forces, JS Izumo, DDH-183, at JS Murasame, DD-101, Indian Navy vessels. In Kolkata, D-63, A-57, at United States Pacific Fleet Ship, USS William P. Lawrence, DDG-110, opisyal ng Task Force ng Publiko na 80.6 Public Affairs Group, Lieutenant Maria Christina A. Rojas. Ang pinagsamang ehersisyo ng transit na ito ay naglalayong palalimin ang mga pakikipagsosyo at pagyamanin ang magkaparehong pag-unawa sa pagitan ng mga kalahok na navies sa isang linggong transit. Ang barko ay nagsagawa ng isang serye ng mga pagsasanay at panlipunang ng pakikipag-ugnayan, magdadala ito sa pamamagitan ng West Philippine Sea, kung saan ang pagpapatupad ng kalayaan ng ligtas na pag-navigate ay ipinatupad upang suportahan ng isang sistemang internasyonal na patakaran na nakikinabang sa lahat ng mga bansa, gayon din. Pinatotonayan ng aktibidad ng hukbong dagat na ito ang pagkakaibigan, pakikipagsosyo, at kooperatiba para sa mga dekada na matagal nang nauugnay at nakikita sa pagitan ng Pilipinas, U.S., Japan at India. Ang pagpapadala ng grupo ay nagpapakita ng aktibong paglahok ng Philippine Navy dahil pinalakas nito ang relasyon sa mga kaalyado at kasosyo sa rehiyong Asya-Pasipiko. Nagbigay ito sa amin ng isa pang pagkakataon upang matuto mula sa isang napagkasunduang hukbo, commander ng Task Group 80.6 at pinuno ng PNP ng unahan ng delegasyon ng ADMM+, sinabi ni Cap. Roy Vincent Trinidad, samantala, pinuno ng BRP na si Andres Bonifacio, Captain Jerry Y. Garrido, sinabi ng aktibidad na ito na nakatuon ng pangako ng PN sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Gayun din, ang kapitan ng USS na si William P. Lawrence, ang commander na si Andrew J. Klug, ang pakikipag-ugnayan sa aming mga kaalyado, kasosyo at kaibigan sa rehiyong ito ang nagpapahintulot sa amin na bumuo ng matibay na relasyon, at matuto mula sa bawat isa sa isang opisyal na pahayag mula sa Indian Navy. Ang paglalayag ng grupo ay naglalayong mapabuti ang maritime kooperasyon, synergy ng paglahok sa dagat, magbahagi ng mga pinakamahuhusay na gawi at ilagay sa pamantayan ang mga pamamaraan ng pagpapatakbo. Sa kabilang banda, ang commander ng Japanese Self-Defense Forces Escort Flotilla Division 1, Rear Admiral Hiroshi Igawa, ipinagmamalaki na ang JMSDF ay lumahok sa makasaysayang aktibidad na ito. Inaasahan ko ang karagdagang paglahok sa aming mga kasosyo sa rehiyon, sabi ng opisyal ng hukbong dagat ng Hapon.